Pod lakaj sobaj ili na iši. Pod urhan komentarju. Usa mi. Jo, thank you. Salamat sa inyong palakpak dyan. Salamat. So, nandirito na naman po tayo. Usaping ABS-CBN pa rin ito. Pero gusto ko lang pong mag-komento dito sa komento ng Human Rights Watch. Ito po ay si Carlos Conde, isang researcher ng Asia Division Human Rights Watch. Na-interview po ito ni Karen Davila sa ANC. Eh, hindi ko po mapigil na hindi magkomento kasi yung mga sinasabi ng mama ay walang basihan. Tira ng tira, wala namang katuturan yung kanyang mga sinasabi. Kaya hindi ko matiis na hindi magkomento dahil kapag ika'y atak ng atak, putak ng putak laban sa Pangulong Duterte na walang basihan, abay hindi po makatwiran yon. Dahil ang ating Pangulong Duterte ay naka-focus po ngayon sa mga pwedeng gawin pa na proyekto para sa ating mga kababayan. Tayo busy sa usapin ng ABS-CBN po. Pero pinapatawad na raw po ng Pangulong Duterte ang kasalanan ng ABS-CBN doon sa ads na inano ni Trillanes pinondohan. Itong si Carlos Conde, pakinggan po ninyo kung makatwiran ba o may saysay itong sinasabi ng mama. Franchise by Congress, but really, it is to the credit of this government, particularly Solicitor General Kalida, he has found a way to use the law, you know, a very shrewd, clever way of using the law. Which can only happen, the quo warranto can only happen if you have control of the Supreme Court, which is why they put this issue right to the Supreme Court, and they have control of the Supreme Court. So it's almost, people are saying, it's a foregone conclusion that the quo warranto petition will be decided in favor of the government. Do you believe that? Well, only because they have control of the Supreme Court. Again, the quo warranto wouldn't work if they didn't have the control of the Supreme Court. So I think ABS-CBN should prepare for the worst, and really it it shows you the determination of this government to really shut down ABS-CBN and send a message to the media that look, you cannot be critical, you cannot always be critical of the government, and really this sends a signal to journalists, not just ABS-CBN but to the others, that they are very, very vulnerable. And if you take that in the context of how this government has tried to undermine the press for the past 3 years, using not just the president himself, but social media, their officials, it's actually a pretty scary scenario we're having here. The government has taken a lot of weapons, a lot of tools, and used it against critics, not just journalists, but also against activists, so civil society actors, even people who are not that political. They've used a lot of means to try to intimidate them, and this is just one of them. What other recourse is there? Because the issue with the first quo warranto petition against CJ Sereno was that it was beyond the jurisdiction technically of the Supreme Court in terms of removing a sitting Chief Justice. It should be under the law by impeachment, and yet it happened. So in this particular situation, you do have some congressmen who have already said that is not the jurisdiction of the Supreme Court when it comes to renewing franchises. It is solely in the power of Congress. That's why the best way to address this
is for Congress, Committee on Franchise, on the front as soon as they can. Because what happens is the Supreme Court decides in favor of the government on the co-warranto petition. In fact, some of the congressmen have already said when that happens, be put in a very difficult position. I mean, given the fact that his party controls the Congress, possibilities try to shut down ABS-CBN. So really, you know, the government has shown, the Solicitor General has shown that they have the capacity and power to try to bend the law according to their wishes. And that's not going, you know, I'm sorry to say, but I think doing that in ABS-CBN, they did that with Sereno, they're going to be using the case of ABS-CBN way. But again, you know, they find all the arguments, they can find every justification to try to shut down ABS. They have all the resources to do that. So when they really want to bend the law, do that. Why we're saying public should really come out, activists should really denounce, should make representations in whatever forum, international or domestic. The Filipino public needs to understand what's at stake. It's not just ABS-CBN, because, you know, once it happens, look, the fact that this happened, it's not just because they were successful with Sereno. They think with Rappler. They were successful with the Inquirer. So, you know, every or any tyrannical government to try to diminish our freedoms is a big step against, you know, these young. Mm-hmm. Hindi ko po masabi kung ano tong sinasabi nitong mama. Hindi ko maintindihan. Dahil binabanggit lagi nitong mga Human Rights Watch kapag umaatake sila kay Duterte, ang sabi daw ang gobyerno ni Duterte ay they're trying to bend the law and weaponize the law. Sa totoo lang, totoo po yung sinasabi niya na niwe-weaponize ng ating Pangulong Duterte ang batas, dahil dati may batas pero hindi ipinututupad. Sa ngayon lang nagkakaroon ng ipin itong batas. Itong sinasabi po ni Conde. Ayan ha. So, lagay na natin. Ganyan umatake. Itong sinasabi ni Conde na ginagawa niyang halimbawa itong si dating si CJ Sereno. Dahil tinanggal daw ito dahil ginagamit yung batas laban sa kay Sereno na wala daw basihan, sinabi na nga po ng Korte Suprema, maliwanag yung sinabi ni dating CJ Panganiban na lehitimo yung pagkakatanggal kay dating CJ Sereno. Kaya natanggal siya sa pagka Chief Justice noon at wala pong personal yun. Dahil ang ginagawa po ng Pangulong Duterte ay ipinatutupad po niya ang batas. Dahil noong panahon ng mga dilawan ng Aquino hanggang kay Binoy, kay Cory hanggang kay Binoy, ay may batas po pero hindi pinatutupad. Kaya tinatawanan lang po ng karamihan yung mga batas. Sa ngayon lang po nagkaroon ng gobyerno. Sabi nga ni Isko Moreno dahil ngayon lang nagkakaroon ng mga pagkilos para ipatupad ang batas. Ito pong si Human Rights Watch, si Carlos Conde. Salita ng salita, ito, nag-uusap sila Karen Davila.
Hindi ko naman masisisi si Karen. Medyo may pagkakunting ano din ito eh. Sabagay, ayoko na magsalita. Dati natin kasamahan yan. Pero sabi ni Carlos Conde, kaya daw natanggal si Sereno dahil ito'y pinipersonal ni Pangulong Duterte. Eh, alam niyo naman po, itong sinasabi niya ay ewan ko kung alam niya itong sinasabi niya. Si Sereno po, si dating Chief Justice Sereno, natanggal yan dahil hindi nagdeklara ng kanyang sal-in bago siya naging Chief Justice. So ang sabi nga ni dating CJ Panganiban na ang pag hindi na kailangan ng impeachment at ang Korte Suprema na mismo ang pwedeng humusga sa kanya at para mag-interpret ng batas, eh napatunayan doon eh bago pumasok si dating CJ Sereno eh hindi nag-declare ng kanyang sal-in. So doon pa lang po ay may violation na. Yung pagkakatanggal sa kanya ay lehitimo. Dahil nga may nilabag na batas at ipinatutupad lamang ng Pangulong Duterte ang batas. Ay nako. So ito namang ginagamit din na umano'y pag-atake sa press freedom ay hinahalimbawa ang Rappler. Eh, inaatake daw ng gobyerno ng Duterte ang Rappler at isa na itong pag-atake, pag-yurak sa press freedom. Eh, ang Rappler may violation, may nilabag na batas. O, ipinatutupad lang po ng Pangulong Duterte ang batas. Tapos, kapag ipinatutupad ang batas at may tinamaang media, eh kasi alam mo naman po ang media sa atin, ay siya yung mga siga. Akala mo, mas mataas pa sila sa presidente. So, ipinatutupad lamang po ng Pangulong Duterte ang batas. Kaya kung magpapatupad ng batas po ang ating Duterte, lalo na itong sa mga oligarch na makapangyarihan, eh, sa ating mga kababayan, ito na po yung pagkakataon na suportahan ng isang Pangulo, katulad ng dating Pangulong Marcos, na nagpapatupad ng batas. Eh kapag tinatamaan itong may mga pera, kapag sagasaan ko nilang mga negosyo, eh sasabihin na eh diktador. Ay nako. Eh pasalamat nga tayo't na ang Pangulong Duterte may lakas ng loob na banggitin ito sa publiko. Ito yung mga dating presidente eh. Kung sasabihin nga, walang bayag. Itong simula nung kay Cory Aquino, pinangangalandakan yung galunggong. Eh, yung Pilipinas, naging galunggong. Itong sa kay Ramos naman, o nung pangulo ng panahon ng Pangulong Ramos after Cory, eh, piso para sa Pasig. O nasaan na yung pisong para sa Pasig? Nalinis ba yung Pasig? Wala, niloloko lang po tayo ng mga nakaraang presidente. Ito namang ginagamit ng mga human rights na keso eh ang Pangulong Duterte ay umaabuso sa kapangyarihan. Eh kung sa totoo lang po, yung demokrasya ng Pilipinas na ipinagkaloob sa atin ay siyang inaabuso ng may mga may kapangyarihan ng mga pribadong kumpanya. Kapag alam mo, kapag katulad ng ginagawa ni Duterte noong mga panahon na yon, eh kapag hindi ka sumunod dito sa mga oligarch na to, abay mag-o-organize yan ng people power. Ha? Magpupondo yan. Kapag alam nilang hindi pabor sa kanila, abay sasabihin yung diktador ang ating Pangulong Duterte. Eh kayo nga iputoy itong diktador at inaabusin ninyo ang demokrasya.
Nagpapatupad lang po ng batas ang Pangulong Duterte. O, tingnan natin yung sa sinasabing sa paglabag ng ABS-CBN doon sa KBO ba yun? May sabi ng NTC, may nilabag na batas. Pero nga, so tinatawanan lang itong piyans o ano bang tawag doon, violation na ang multa ay 200 lamang. So ipinagmamalaki pa na 200 lamang pala itong violation na nagawa namin. Pero hindi pa po tapos itong usapin, ha. Dahil may mga question pang hindi nasasagot. Tulad na lamang na yung mga reklamo, yung binabanggit ni Jason sa na naggalaw na pera dyan sa foundation. Yun, kailangan ding imbestigahan dahil question po yun. Eh kung yung tungkol naman dun sa pag-atake ni Trillanes nung panahon ng eleksyon, ng campaign, na nagpagamit itong si Trillanes sa mga dilawan, dahil ito yata yung hanap buhay ni Trillanes, ang demolition job, babayaran siya, pupunduhan at mag-demolish. Siguro kapag naging accomplished na siya, doon niya matatanggap yung bayad. Alam niyo po, itong si Trillanes noong sa Oakwood Mutiny, ewan ko kung lehitimo yung pinaglalaban niya. Dahil nung naging senador siya, wala naman siyang nagawa sa AFP. Puro satsat. Oh, ha? Dahil, biro mo, mantakin mong kung ikaw ay sundalo at lulusubin mo at magkikreate ka ng gulo. Nasa tamang kaisipan ba yan? Kaya itong pagkabunyag ng Pangulong Duterte dun sa mga oligarch, mga ginagawa ng oligarch, napapanahon na po na gumawa ng batas para magproteksyon dun sa mga kandidato natin na tatakbo, na ipagbawal yung mental crab mentality. Kung magpapa-ads kayo at pupondohan yung ads, siguraduhin yung maintindihan ng taong bayan yung plataforma na gusto ninyong mangyari para may panghahawakan itong ating mga kababayan. O, kita mo, ang ginagawa ni Trillanes noon na siya'y inaatake niya si Pangulong Duterte, at tingnan mo, mas marami siyang nagawa, mas marami siyang napatunayan, at nakikita ng taong bayan, nararamdaman na lalo na dun sa pagpapaangat ng ating ekonomiya, pag-aayos ng mga lansangan, pagpapalakas ng ating armed forces, na dati ay nangungulelat tayo sa Asia. Panahon nga ni Marcos, ha? Kaya nag-declare ng martial law dahil para iligtas ang Pilipinas sa mga nag-oorganisa para pabagsakin ang gobyerno. Nakita mo yan, ha? Itong mga tao na to na pinupondahan. Ito, pwede nga silang kasuhan ng sedisyon, eh. Tama lang yung ginagawa ng Pangulong Marcos dati. Dahil ang pinoprotektahan niya ang Pilipinas. Itong mga gustong mangagaw ng kapangyarihan, dinadaan sa people power. People power. Mga kalokohan. Inaabuso nila yung freedom ng demokrasya. So, alam niyo po, kung may pang-aabuso sa kapangyarihan, ay ginagawang pang-abuso ito dun sa ating demokrasya. Kung tunay kayong naglilingkod sa taong bayan, makikiisa kayo kay Pangulong Duterte.
Huwag niyong hilain yung ating Pangulo na pababa. Makiisa kayo. O kung may maitutulong kayo sa pagsugpo sa droga dyan sa Pilipinas, makiisa kayo. Huwag kayong banat ng banat na walang katuturan. Katulad nitong si Carlos Conde na Human Rights Watch kuno, pero hindi alam itong kanyang sinasabi. Sabi niya, ginagawa pa niyang halimbawa si dating Justice Sereno na tinanggal sa pagiging Chief Justice. At mayroon pa siyang binabanggit ha, na kontrolado daw ng Solgen ang Supreme Court. Paano makukontrol ng Solgen ang Supreme Court? Magkahiwalay po ang branches yan. Although na ang Supreme Court po ay may sariling isip po yan. Hindi po yan kontrolado ng Solgen. Kung sinasabi nitong Carlos Conde, na researcher daw ng Asia Division ng Human Rights Watch, mag-research ka po muna bago ka mag-guest sa TV. Dahil yung pagkakatanggal po kay dating Chief Justice Sereno ay lehitimo po yun. Pinapatupad ng Pangulong Duterte ang batas. Papakinggan nyo. Interview to ni Karen Davila din sa TV Patrol para maliwanag yung sinasabi ni Carlos Conde na binibend daw ng Pangulong Duterte ang batas laban dun sa mga umuusig sa kanya. Kaya naman inuusig itong mga kalaban ni Duterte, inuusig itong yung ating Pangulong Duterte dahil ipinatutupad ng Pangulong Duterte yung batas at sila yung tinatamaan dahil sila yung lumalabag sa batas. Yes. Ito ha, sabi ni Carlos Conde ha, na binibend daw ng Pangulong Duterte ang batas at ginagawa niya ang halimbawa itong si pagkakatanggal kay CJ Sereno, yung sabing ko waranto. Ha? Ito ha, pakinggan niyo ha. Ang co-waranto ginagamit ang kung ang defekto prior na bigyan ng franchise o bigyan ng apartment yung tumatanggap. Ang tipo ng Korte Suprema doon si CJ Sereno tanggalin by court sapagkat bago siya ma-appoint justice ng Korte Suprema toso na yung kanyang apartment. Ang sabi po ng Korte Suprema sapagkat siya hindi nag-file ng SALN yung SALN required by the court. Kaya yun daw po, hindi ka nag-file ng SALN, your appointment is defective from the very beginning. Samantalan dito, ABS-CB, wala naman nagsasabi na franchise. Ang sinasabi lamang, pag naibigay yung franchise, nagkaroon ng problema. Mas sabihin natin may problema nga, hindi ko pawaranto yun. Ang Korte Suprema na nagsabi, doon sa kaso ni Chief Seren, na pag ang o ang dito, bago yung appointment niya, co-waranto. Pero, kung pagkatapos, hindi na co-waranto. Kung hindi, Joe R. Choya. Yan ha. Yan yung sinasabi ko. Na maliwanag ha, sabi ng dating Chief Justice yan. Na itong si Carlos Conde, banat ng banat. Ang ginagamit daw itong pagkatanggal kay dating CJ Sereno. Dahil
pinersonal nito ng Pangulong Duterte. Bay, hindi po. Nagpapatugpad lang po ng batas ang Pangulong Duterte. Kaya yung may mga nilabag na batas dyan, lalo na yung mga yung issue dun sa sewer, water treatment plant na kinukolekta sa taong bayan pero wala pala, walang inumpisahan. O isa na lang yun sa mga expose ng Pangulong Duterte na hindi alam ng taong bayan. Eh, singil kayo ng singil ng pera. Kaya hindi ko tuloy, kaya tingin tuloy sa inyo, mukhang pera. Itong pagkakatanggap ng ABS-CBN ng ads, eh sa totoo lang, pera lang po yun eh. Ibaling masira yung imahe, makakuha lang ng pera. Mantakin mo yan ha. Eh, ibaling makasira ka ng ibang tao, eh, basta makakuha lang ng milyones. Eh, ginagawa ninyo sa taong bayan eh. Oh, ha? So, ito po yung mga komento ko lang kasi hindi ako makatiis na hindi mapansin ito at mapaintindi dun sa ating sa taong bayan. Itong mga ginagawa ng human rights na atake na atake, wala namang mabasihan. Okay, sinasabi daw yung Rappler at pag-atake sa press freedom. Eh may violate, may violation eh. Pinapatupad lang yung batas. Oh, itong sa abangan, itong sinasabi sa ABS. Itong co-warranto dun sa laban sa ng Solgen laban sa ABS-CBN na inihain sa Korte Suprema. Oh, edi sagutin, 'di ba? Sinagot ng ABS. Oh, antayin natin yung result. Kung ibabasura man at walang basihan, fine. So kapag may question kasi, pwede kang maghain ng demanda. Kapag the best yun, kapag naghahain ka ng demanda, like yung ginawa ng Solgen, wag nyo pong sisihin ang Solgen dahil may nakitang paglabag doon na tungkol doon sa KBO na ang multa ay 200 lamang. Eh, nakabuti pa ito dahil nasilip na ang batas natin ay kailangan ng ripasuhin. So, sasagot ang ABS doon. At kapag dahil ang Supreme Court po, hindi po yan kontrolado ng Solgen. May sarili pong isip ang Supreme Court. Although na kahit itinalaga yan ng executive office o ng opisina ng Pangulo, eh hindi po ibig sabihin yan ay kontrolado na ng presidente. Eh ang Supreme Court po ay taga-interpret po ng batas. Yan ang kanilang trabaho, na i-interpret ang batas kung may nilabag o wala. So ganun po. Itong co-warranto ng ABS-CBN na nasa sinampa ng Solgen sa Korte Suprema, pagpaubaya na po natin sa Supreme Court yan. Dahil kung wala namang basihan, di ibasura. Sabi nga ni dating CJ Kalida na itong Supreme Court ay yung tungkol sa co-warranto ay ng pagharang sa ABS-CBN franchise ay posibleng walang mangyayari dito at i-dismiss lang. So ang usapin po dito ay mapapaso ang franchise ng ABS-CBN at ang may kapangyarihan lang na pwedeng mag-renew nito ay ang house. So, yun po ang abangan natin. Ngayon, ang isang malaking katanungan ay doon sa pagka-aproba ng franchise ng ABS-CBN noon for that
25 years. Mayroon bang nilabag na batas? Oh, so doon sa pagka-aproba sa kanila ng ABS-CBN, ang tanong, dahil may mga reklamo po itong mga dating workers diyan na tungkol dun sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, simula po noong 1996 hanggang 2002, doon po nangyari yung mga paglabag. Dahil doon sa hearing ni Senator Grace po, na sinasabing inamin naman niya na mayroon siyang interest o mayroon siyang connection sa ABS-CBN, at hindi po ako sigurado, pero ang sabi, mayroon siyang stocks sa ABS-CBN o stockholder ba ito? Kaya alamin natin yan. So, inamin naman niya na mayroon siyang personal interest. Dinidepensa niya itong ABS-CBN. So, alam niyo na po kung anong gagawin ninyo sa susunod na eleksyon, ha? Mga taong bayan. Kung sino yung mga protector ng oligarch dyan, na alam nilang may ginagawang kabulastugan. So, itong franchise renewal na sa usapin ng ABS-CBN, ang tanong, meron bang naganap na violation doon sa 25 years ng franchise ng ABS-CBN? So itong violation umano na sinasabi ni Jason sa ng mga dating manggagawa ng ABS-CBN, na hindi na hanggang ngayon ay 18 years na wala pang kasagutan, ay isa din po yan dapat na silipin ng ating Pangulong Duterte, ay yung usad ng mga labor dispute dyan sa NLRC, sa Department of Labor. Ay, mantakin mo, 18 years, walang nangyayari. Dahil noong isinempa po yung kaso, ang labor secretary, itong si Drilon. Si Drilon, ha? Alam naman po natin kung tulog ng tulog ito, eh. Yeah. Kung siya yung labor noon, Department of Labor Secretary, si Drilon, ay nako, siguro. Kaya pala itong mga kaso sa NLRC, nagkapatong-patong at hindi umuusad. Dahil tinulugan. Grabe, ah. Nakita niyo yung mga video ni Senator Drilon na natutulog, ah. Ay, nako, yan po ang kailangan imbestigahan ng Kongreso, ay itong sinasabing hindi pagre-remit ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth noong 1996 hanggang 2002. Ay nagkaroon lang po ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth noong 2002, nung magsampa itong mga empleyado ng ABS-CBN doon sa Department of Labor ng kaso. So, ayan, ha. So, on that year, yan ang silipin kung may violation. So, na-clear na sila nun sa Senado, dun sa usapin ng KBO, kung ano man. So, ang kailangan nila i-clear itong sinasabi ng mga dating manggagawa. At ito pang sinasabi na yung pera ng foundation ng ABS-CBN na ginagamit umano ni Gabby Lopez. O, isa din po yung sa sili kaya dapat masagot ng ABS-CBN. Hindi ko alam kung paano nila habulin yung hocus-focus dyan, ha? Dun sa darating na hearing. So yun ang kailangan linawin. Kung dahil ang ABS-CBN po is a corporation, kung
itong si Gabby Lopez ay isa sa mga may-ari. Hindi po ito direktang hindi po itong direktang masasabing kay Lopez lamang tatama ang batas kung meron man, kundi sa buong korporasyon. Ayan po ang medyo nalalagay sa alanganin ng ABS-CBN. Pero sabi nga ni Sara Duterte, ayaw niyang gusto niya ma-renew ang franchise ng ABS-CBN dahil may mga tao na may mga manggagawa na maapektuhan. So ganun din naman po ako, ayaw ko pong magsara ang ABS-CBN, pero kung may mga paglabag na ginagawa ang mga pamunuan, kailangan palitan ang pamunuan. Okay, ibigay doon sa mga, ibigay nyo lang, ibigay sa GMA. Or kung sino man yung mga walang bahid ng kulay dyan, o yung talagang nagmamahal sa mga empleyado. Yung mabait lang itong mga itong management, dahil alanganin sila kailangan nila yung suporta ng tao ito namang mga tao, syempre ang mga empleyado kailangan nila sumuporta dahil mawawala sila ng hanap buhay. So ganun na lang po siguro, yun yung aabangan natin. Nangyari na yung nangyari sa Senado, pero ang diyan kailangan madinig yung sa Kongreso. Ito naman si Alan Peter Cayetano, binibitin-bitin pa dahil may mga prioridad nga daw itong Pangulong Duterte, dahil doon sa mga prioridad pa na mga batas na kailangan ipasa. Kung ako po yung tatanungin, dapat iusad na ito sa lower house. Okay, Alan Peter Cayetano. Dapat na kayo, boss. Mag-hearing na para magkaalaman na. Dahil the more na tumatagal ito, the more na nakakagawa ng paraan ang ABS-CBN na takpan o ayusin yung mga gusot. Mas maganda kung malaman doon mismo sa Kongreso para magbayad sila doon sa mga damyos na nagawa nila nang mas maaga. Pero itong pagre-renew ng franchise, kung ako'y sa tingin ko ha, mukha namang mare-renew yung franchise ng ABS-CBN. Ito sa akin lang. Wala pong dahilan para hindi tumuloy ang operasyon ng ABS-CBN. So maaring ang Lopezes pa rin ang hahawak o maaring iba. Pero ang sure dyan, hindi papabayaan ng Pangulong Duterte ang mga manggagawa ng ABS-CBN. Maaring tuloy ang operations at mayroong pagbabago doon sa pagmamay-ari ng ABS-CBN. So yan po yung nakikita ko. Or kung hindi man, kung sila pa rin, kailangan nilang managot sa batas. So kung criminal liabilities nga itong sinasabing hindi pag-remit ng Pag-IBIG, SSS at PhilHealth noon, kung ito ay kasong kriminal, siguro may karampatang parusa kung makakarapatang parusa na dapat nilang panagutan. Siguro ganun lang po yung mangyayari.
Pero nakikita ko na ang ABS-CBN ay mananatiling nasa ere. Dahil yun po yung nakikita ko bilang isang political science. Yun yung nakikita ko dahil ang ating Pangulong Duterte, ang lagi niya pong iniisip ay ang mas nakararami. Kung sa ABS-CBN, isipin niya yung mga tao at ang mga followers nito, pagbibigyan niya. Pero kung may kailangan managot sa batas, dapat managot. So yan lang po ang aking komento. At mayroon po akong binuong bagong page, Duterte's Guardian. Kaya ako po ibinuo ito dahil gusto ko lang pong makisama bilang kontribusyon ko. At itong programa na to para magkaroon po ng boses, kung ano yung pananaw ng iba, para protektahan po ang ating Pangulong Duterte dun sa kanyang ginagawang mga pagbabago para sa ating bansa. Dahil ako po ay natutuwa at yun lang po ang kaya kong maibigay, ang ipaliwanag yung mga ginagawa ng ating Pangulong Duterte nang makatulong man lang at makapagpaliwanag o maipaliwanag sa mga taong bayan ang tungkol dun sa ginagawa ng Pangulong Duterte. Yung page na page group po, Duterte's Guardians, ay suportahan nyo, ay binuo ko po ito para makibahagi dun sa mga DDS, PRRD, dahil isa po tayo dun sa taga-suporta ng Pangulong Duterte. So salamat po at sa susunod po ay ating tatalakayin. Ay subscribe po kayo dito sa channel ko dahil marami pa po tayong sisiliping mga issues doon sa sinasabing yung mga accomplishment ng ating Pangulong Duterte, isa-isahin po natin yan. So para makita kung ano yung mga accomplishment ng ating Pangulo. So, salamat po. Ito po si Joe Arroyo.